Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Okay, so please take your seat. Okay, so again, good morning everyone. I am Althea Kate Moreno Grapa. So, pwede niyo akong tawagin teacher, Kate. Okay? Okay, teacher Kate. Okay, so bago tayo magsimula sa ating aralin, gusto ko munang basahin ninyo ang ating classroom rules. Okay, number one. Maging magalang. Number two. Mag-asal. Gumamit ng magagalang na salita. Pang-apat. Makinig ng mabuti sa talakayan. Panghuli. Maging aktibo sa klase. Okay, very good. So, bago natin simulan ang ating aralin, gusto ko munang ipakita sa inyo ang ating layunin. So, basahin natin ang ating layunin sa aralin ito. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay nasa ha? Letter A. Malaman ang konsepto ng pagkamagalang. B. Mailalahad at makapagbigay ng halimbawa ng mga gawaing nagpapakitang paggalang. At letter C. Magbigyang halaga ang pagpapakita ng paggalang sa salita at kilos. Okay, so bago ang lahat, meron ako dito mga larawan. At gusto ko ibigay ninyo ang iyong idea kung ano ang nakikita nyo or napapansin ninyo sa bawat larawan. Okay, so unang larawan, anong napapansin ninyo? Anong ginagawa ng mga tao dito? Okay, so patel nyo, ano ang iyong... Nakikita ko po, teacher, na nagmamano ang mga bata sa mga nakakatanda. Okay, tama. How about the second picture? Basa mo? Okay, ang ating nakikita sa pangalawang larawan ay may isang tao na tumulong sa isang matatanda. Okay, tama. Paano naman ang panghuling larawan? Okay, patayin nyo. Bumisita po ang isang babae at isang lalaki na kanilang anak sa kanilang lola. Okay, very good. Sa tingin nyo, ano kaya ang magiging paksa natin ngayong araw base sa mga larawan na ito? Pagkamagalang. Okay, very good. Ang paksa natin sa araw na ito ay pagkamagalang. So, ano nga ba ang pagkamagalang? Pagkamagalang or in English, ito ay tinatawag na okay, very good. Okay, so pagkamagalang. So, ang mga larawan ay nagpapakita ng iba't ibang konsepto ng paggalang. At ito ang tatalakay natin sa araw na ito. So, ano nga ba ang pagkamagalang? So, ang paggalang ay ang paglalagay ng mabuting hangarin at kakayahan sa ibang tao o sa sarili. Kailangan mayroon itong lalim na integridad, tiwala, mga komplementaryong pinapahalagahan kaugaliang wagas at kasanayan. So, binadagdag ng paggalang ang pangkalahatang tiwalaan sa pakikipag-ugnayan sa lipunan. Tinutulong ito o dinudulot ito ang mga tao na magsama-samang gumawa sa isang komplementaryong gawin. So, ano ang dulot ng pagkamagalang? Magsama-samang gumawa ng isang gawin. Okay, very good. Sa halip na palagi ang unawain o sa ayunan ang bawat tao at isa-isa. So, mahalaga ang paggalang sa mga pamayanan dahil tumutulong ito sa mga tao na makapagbiga na makibagay sa ibang tao. Again, ano ang kahalagahan ng pagkamagalang sa
umaga, mga bata. Ako si Teacher Hannah. So, narito ang mga halimbawa sa pagkamagalang. So, unang halimbawa ay ang paggalang sa iba, paggalang sa kalikasan, paggalang sa pamilya, paggalang sa matanda, at paggalang sa pagkakaiba. So ngayon, magkakaroon tayo ng group activity. So base diri sa ato ang mga halimbawa sa pagkamagalang, mupili mo usa diri para inyuhang i-act diri sa atubangan. Hatagan ta mo o 5 minutes para makapractice. Then you can go with your team. Okay, pili sa ta. Kanak na lang ko. Ay, kanang mag... Kanang mag-bless. O, kanang mag-amin dito sa itong mga lola, di ba? Or sa mga mata. Sige, ako yung lola. Ay, ako may koan. Ikaw yung bata. Bata, sige. Dapat ako sumpot. Gani. May tatag sumpot. Ay, payang o. Pwede na siya. So, time is up. Pwede nyo na ipresenta sa harapan na napili nyong halimbawa. Okay, teacher! May buntag na. That's all, teacher! So, unsa man itong inyong hand, pakita diri sa atubangan ganiha. Pagalang sa matanda. Very good. So, bigyan natin na palakpak ang ating sarili. Yay! So, tapos na tayo sa mga halimbawa ng pagkamagalang. So, ngayon, i-discuss ko naman ay ang kahalagahan ng pagkamagalang. Kita rin ninyo, class? Yes, teacher! So, sabay-sabay natin basahin ang kahalagahan ng pagkamagalang. Una, sapagkat ito ay isang paraan ng pagbigay respeto sa ibang tao. Pangalawa, dahil isa itong paraan ng pagmamalasakit sa kapwa. Pangatlo, nagpapakita ito ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Pang-apat, ang pagiging magalang ay nagpapakita ng pagiging isang mabuting tao. Isa rin itong pagpapakita ng pagmamahal sa ibang tao. So, naiintindihan niyo ba ang leksyon natin ngayon, mga bata? Yes, teacher! So, ngayon, may mga katanungan ako sa inyo. Ano ang konsepto ng pagkamagalang? Yes, patayin niyo. Teacher, ang konsepto ng pagkamagalang ay pagbigay respeto sa ibang tao. Thank you! Tama! Ang konsepto ng pagkamagalang ay pagbibigay respeto sa ibang tao. Ikalawang katanungan. So, magbigay ng halimbawa sa paggalang. Sure. Basa mo. Okay. So, ang mga halimbawa na nagpapakita ng paggalang ay paggalang sa iba, paggalang sa kalikasan, paggalang sa pamilya, sa matanda, at paggalang sa pagkakaiba. Very good. Basa mo. Pangatlong katanungan. So, bakit mahalaga ang pagpakita ng paggalang? Yes, patay mo. Mahalaga ang pagpapakita ng paggalang dahil sa itong paraan ng pagmamalasakit sa kapwa, teacher. Very good! So, naiintindihan niyo ang ating leksyon natin ngayon. Okay, so bago tayo umalis, ay gusto ko munang
kopyahin ninyo ang inyong takdang aralin at ipasa ninyo ito sa susunod na pagkikita natin. So, yun ay bukas. Kumuha ng notebook at kopyahin ang inyong takdang aralin. Okay, teacher! Forgive those who sin against us. In the name of the Father,